puntahan naman natin ang kwento ng isa sa mga dating general manager ng ating network na si General Manager Cleo Dongas para alamin naman ang kanyang PTV journey. Let's all watch this. Sa 50th anibersaryo ng People's Television Network, mahalaga ang pagkilala sa mga leader na naglaan ng kanilang kontribusyon at dedikasyon sa serbisyong makabayan. Isa na rito ang dating general manager ng PTV na si Mr. Cleo Dongas. Yung pag-appoint sa akin as general manager ng PTV was already a great opportunity for me. Before I was appointed, heya ako nung current general manager that time. I wasn't really prepared or I never expected na maging general manager ng PTV. But of course, sabi nga nila, walang aksidente. That's why I took the challenge and yun nga, yung board that time, yung PCOO, assured that they will provide full support. Kaya tinanggap ko yung challenge. Hindi maikakaila na sa ilalim ng kanyang liderato, naging tampok ang matagumpay na implementasyon ng makabuluhang pagbabago at proyekto para sa PTV. That time, ang nakikita ko na very significant accomplishment was the amendment of the PTV law. Yun yung pagpasa with the effort of Secretary Coloma and our board that time na approve yung revitalization law ng PTV. Doon kasi sa revitalization law, we were given funds for the modernization of the People's Television Network. Nagkataon din na during that time, we were able to initiate yung implementation nung phase 1 nung modernization plan ng PTV. So I think that was good start. Masasabi ko na at least nangyari before I left the network. Malaki rin ang naging papel ng PTV sa pagtataguyod ng impormasyon, edukasyon at balita para sa publiko. Napakahalaga ng role ng PTV being the primary government television network dahil siya yung nag-bridge ng information between the government and the Filipino people. Tulad ng isang matibay na haligi, ang PTV ay nagsilbing sandigan ng mamamayang Pilipino sa oras ng krisis at pagbabago. Tunay rin ang pagkakaroon ng maayos na liderato ay isa sa pundasyon patungo sa tagumpay ng telebisyon ng bayan.